Magandang sentry na morning po sa inyong lahat, no. Andito tayo ulit, no, sa area ng amenity. So ito yung pinaka amenity area na. So nandito tayo ngayon para makita nyo yung mga bagong bukas po natin na inventaryo po. So kung kayo po ay naghahanap ng magandang location po ng Amira, magandang location ng Ara, magandang location ng Avina, at saka magandang location po ng Raya na bahay, ay ito na po yung opportunity nun, no, na makakuha ng unit na to. Kasi ito na yung pinakamalapit po dito sa amenity area. So ayan. So lalakarin po natin para makita nyo po yung location po ng mga bagong bukas na yon. So let's go. So ayan. Oh, andito na po tayo sa road going to phase 3, phase 2. Yan, under land development pa lang po. So yung road na to, yung diretso po ng road na to, ayan yung block po na to, yung hilera po ng block na yan, ayan po yung block 2 po. So ito po yung mga bagong bukas po natin na na units, no. So yung pinaka corner po nito, yung area po na to, ayan yung nandyan si Kuya Guard po, at saka yung equipment po, yan po yung Amira natin na available na 151 square meters po. So dito naman po tayo sa Amira na bahay. So ang Amira na bahay po ay 4 bedrooms din, tapos merong attic siya. Yung attic po ay pwede natin gawing kwarto or di kaya entertainment area or office area, depende na po sa inyo. So meron po itong tatlong toilet and bath, isa sa ground floor, isa sa taas as common toilet, at tapos isa po sa master's bedroom. So kung naghahanap kayo ng magandang location po ng Amira at saka gusto nyo po ng corner, ito na po yung magandang location na para sa inyo po. Kasi napakalapit lang po sa amenity area. Ito na po yun, amenity area natin. Tapos ang main road po natin ay dyan na po papunta doon. So ang price po ng Amira po na to ay nasa 7.4 million po. 151 square meters. Tapos prime location po siya, corner pa po. Napakalapit lang sa amenity. So sa 7.4 million po na price na yon, kasama na po din doon yung title transfer, bank charges, move-in fees. So andun na lahat. So si Sintrina na po bahala, mag-aasikaso rin ng bank application nyo. Ipoprovide nyo na lang yung mga documents na kailangan sa side nyo po. So wala na kayong poproblemahin. So if ever nalilipat po kayo, pwede nyo po ma-check yung ibang video ko ng Amira po para makita nyo po yung actual turnover ng Amira na bahay. So livable na po siya, personal gamit nyo na lang yung kailangan nyong dalhin. So ayan. So katabi naman po ng Amira na bahay na to ay ang mga Ara po. Ito naman po si Ara na bahay. Ito yung isa sa mga best selling na bahay po namin dito. Ayan si Ara. So 3 bedrooms po ito si Ara na merong family area sa baba. Isang CR sa baba, tapos isang CR sa taas, tapos may balcony na. So ang Ara po, wala pa kasing road po dito, no, so di natin makita yung actual na division ng mga units po. Pero ang i-estimate na lang po natin, based po sa 151 square meters, so possible po ang start po ng Ara na available po, starting block 2 lot 2 po, ay dito po sa location na to. Yung equipment po na to, padiretso po doon sa may poste na yon. So, bali apat po na
ARA yung available po. So, napakalapit sa amenity area. Yan. So, ito lang, amenity area. So, next. Ang ini-next naman po natin ay si Avina po. So, ito naman ay si Avina po na bahay. Ito yung pinakamaliit namin na 3-bedroom unit, no? Na high ceiling po yung yung living area niya. So 89 square meters po ito minimum. So dito lang din po yung Helera po na to sa block 2 ang available na mga Avina po natin. So ang start naman po ng available na Avina po ay dito naman po sa location na to. Dito po. Papunta po doon. So bali hindi naman siya tumbok, no, kasi ito po yung road na to. Ito po ay block 1. So ayan. So napakaganda rin, napakalapit lang sa amenity. 2 blocks away lang po, 1, 2. Tapos block na po ng amenity. So ito po ay magandang location niya, pero mura lang. Nasa 4.2 lang po yung starting price. Almost 4.3 po yung starting price ng Avina nito. So ito na yung pinakamagandang location, ano. So ayan. Ito po ay Lavin po na bahay, kaya lang nakuha na po kasi yan. So ito naman ay Amira or di kaya Raya na bahay. So magandang Sintrina morning po ulit sa inyong lahat, ano. So andito tayo ngayon sa Sintrina Alaminos at yung sa naunang video ko po na nilagay dito sa ngayon sa ano na to, upload na to. Makikita nyo po yung actual na location, no, ng mga bagong bukas po na Raya, Amira at saka si Ara at saka si Avina po. Ngayon ay magsu-short video lang tayo saglit dito sa model unit ng Raya para magka ano po kayo ulit, meron kayong idea, no, ano nga ba yung Raya. Ito po ay 4 bedrooms, no, tapos may 3 toilet and bath, isa sa baba, 2 sa taas. Yung isang toilet po ay nasa master's bedroom. Tara, silipin po natin saglit. So ayan, solid panel door po yung ano natin, yung pintuan natin, no. So pagkapasok nyo, ito na yung living area. Ayan. So let's go. So dining. Ito na yung sa kitchen area. Ito yung sala na. So maganda pag kumain. Tapos nakabukas to, no. So ito naman yung maliit na kwarto sa baba ay maid's room or office area. Dito tayo sa toilet sa pero pwede po natin gawin yung stock room area. So ito yung hagdanan natin, social na hagdanan, na nakasimento po yan, buhos po yan mula ground floor up to second floor. So ito po yung pinaka-highlight ng Raya, no, pagkapasok nyo sa may hagdanan, mayroon pong ganito na glass po sa gilid. So ayan, kaakyat. So maaliwalas po yung bahay, no, kasi marami po tayong mga bintana at saka glass.
ito na yung tiles sa mismong second floor. Ganyan nga na rin po mismo ang turnover. First row. Ito tayo. Okay. Tapos common toilet sa second floor. Ayan. Almost ganito na po yung sa turnover, no? I-remove lang natin yung sa salamin. Tapos ito naman yung sa second room sa taas. Okay. Tapos master's bedroom. So ganyan na rin po yung ceiling ng master's bedroom, no? Naka-design na siya. Dito muna tayo sa sariling toilet po sa master's bedroom. So ganito na rin yung turnover, no? So ganyan na rin po siya. Except yung salamin, hindi po siya kasama. So, i-search nyo lang po yung mga sample actual turnover ko, no, ng mismong Raya na bahay. Meron po ako dito sa channel ko. Search nyo na lang po siya. Kasi model unit po ito eh. Yung mga gamit na kasi. Para magka-idea din po kayo kung ano ba yung itsura ng bahay kapag nalagyan na po ng gamit. So, ganda na ng glass, no? So, let's go sa balcony. Nandito po yung access ng balcony sa master's bedroom. So, maliit lang yung balcony, pero in the future po, pwede nyo naman po siyang palakihan. Kasi itong garahe, pwede nyo isagad po yan, no? Hanggang dun sa likod na portion. So, yung model unit po na to ay naka-base lang po sa 121 square meter na lote, no? So, ayan. So, dun naman po tayo sa Raya, no? Para magkaroon naman po kayo ng idea sa Raya. So, sa mga naghahanap po ng Raya, ay check nyo po yung next na video po na i-insert. So, by the way, ang price po ng Raya po natin na bahay ay supposedly po ay 6.4 million po. Pero, yung mga bagong bukas po natin, na meron po tayong mas mababa ang price, no? Nasa 5.6 121 square meter yung lote nun. Tapos merong 129 square meters naman na nasa 5.8. Again, kasama na po sa presyo yung title transfer, bank charges, move-in fees, just like water at saka electricity connection. Wala na kayong iisipin pa kapag lilipat po kayo, no? Kaya lang po, nakuha na rin po yan ng client ko po. Raya po na bahay yung kinuha niya dyan. Tapos yung katabi po nito, ito po kasi ay block 1 lot 28, tapos block 1 lot 29, and block 1 lot 30 po. Yan po ay pwedeng Amira or Raya po na bahay. So ang lote po na yan ay 129 square meters po. So mas malaki po yung lote nito compare po sa standard natin na lot area, no, for Amira at saka Raya, kasi 121 lang supposedly. Pero ang kagandahan nito, kahit na 129 square meters po yung mga location na to, ay nasa ano lang po ito, 5.8 million lang po. Sino mag-aakala na meron pa pong Raya na 5.8 million? So yung mga last month po ay talagang napakarami pong client kami na hindi namin mabigyan ng Raya po na below 6 million po. Kasi yung mga starting price po talaga ng Raya po, actually may isang available po tayo na Raya na nasa likod ng model houses po natin. Nasa 121 square meters lang po. Nasa 6.4 na po yung price. So kung gusto nyo po ng mas malaking lote, tapos same na bahay lang naman yung itatayo, ay dito na po kayo sa location na to. Ayan, no? So napakaganda. Pag dinerecho nyo lang po yan, amenity area na po yan. So ito po ay medyo nakatagilid po siya. Northeast po yung orientation ng mga location po na to. Kumbaga, tatamaan pa rin po siya ng sunrise. Ito po kasi yung sunrise na area. Pag ganyan po yung araw natin. So matatamaan pa rin naman po siya.
Yan. So ito yung mga Avina, no? Yung location na to, yung kanina sa block 2. So 5.8 lang po, kasama na rin po doon yung title transfer, bank charges, move-in fees, just like water at saka electricity connection. So ito na yung best na location for you. So kung meron po kayong kung talagang interesado po kayo sa mga location na binigay ko po sa inyo sa video na to, ay i-direct message nyo po ako sa aking number. Ilalagay ko po dito sa video na to. You can also direct message me sa aking messenger na Chari Mar Flores po. Yung naka-family picture po, tatlo po kami. Yung asawa ko at saka yung anak ko. Tapos, kung gusto nyo naman po, sa WhatsApp, Viber, at saka Telegram, nyo ako kakausapin. Ang number ko naman ay 0975-576-0927. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at saka suporta po. And by the way, bago ko makalimutan po, meron tayong raya na mas mababa po compare po dun sa pinuntahan nating kanina po na 129 square meters. Although ito po ay 121 square meters lang, ito po kasi yung minimum natin na lote para sa raya na bahay. Pero ito po yung location na to, 121 square meters, 5.6 million lang po. So napakababa po. Sa tuwang-tuwa nga po yung isang client ko kasi ang binigay ko po sa kanya na projected price po ay 5.9 million or 6 million po for raya na bahay po. Tapos ang nakuha niya po ay 5.8 million po yung dun sa area na yun. So 129 square meters na po yun. So worth it yung pag-aantay ng client po at saka yung pag-i-issue niya po ng LOI po. So yun po. So maraming salamat ulit. See you on my next video po. At saka kung nagustuhan niyo po yung mga updates po natin, ay mag-subscribe lamang po kayo sa aking channel. At saka i-like niyo na rin po para ma-update pa po kayo sa mga next na video na i-upload po natin sa area ng Laguna, sa area ng Batangas. So, yun po. Thank you and God bless. So, mula dito sa model unit po, lalakarin po natin palabas, ano? Para makita nyo po kung gaano ka lapit lang po yung location natin sa highway. So ayan, ito na yung natatanaw nyo, ang main entrance po namin. So, landscape, puno ng landscape yung entrance natin. Kaya maganda tingnan. Ayan, namumulaklak na yung bagong mga tanim na landscape. So, ayan na yung entrance. So lalakarin na lang po natin papunta doon sa main road po. I mean sa highway. Ayan. So nasa pathwalk po tayo. Na magkabila ang side po ng daan po ay may pathwalk po. May puno po, no, na tinatanim. So mas gaganda pa po ito at saka mas mabawasan yung init niya kapag malaki na yung mga puno. So mas maganda na po ito tingnan pagkapasok nyo po mula sa highway. So tanaw nyo na po yung highway. Oh. Wala pa yatang 50 meters ito yung lakad natin mula sa highway. So sadya po itong hindi po agad-agad residential katabi ng highway po. Dahil ang highway po ay daanan po kasi talaga ng mga public transportation, ng bus, jeepneys, at saka mga private vehicles po, kaya talagang maingay. Tapos syempre yung pollution ng alikabok galing po sa highway na sana daan yung mga bus.
So ayan, sa bandang area pa po pala na ito ay commercial po iyan. Bali ko, dalawa po yung commercial natin. Itong area po na to na yan ay mga shop house po. Yung mga shop house po na yon ay for sale po yon. Pero matagal pa po yun ibebenta, no. So kailangan kasi muna merong mga nakatira muna dito sa subdivision bago po ibenta po yun. Kasi syempre naman yun po yung number one na magiging customer nyo na na mga makakabili dyan. So possible po dyan ay mga basic needs po, mga convenience, tapos yung mga ano, water refilling station, laundry station, tapos parang ano, iba pa po, marami pang iba, kung ano man yung maisipan ng makakabili po. Tapos dito naman sa bandang area po na to, sa left side po, pag palabas po tayo ng ano, ng highway, ay malaking commercial block po ito, ano. So commercial pa rin po ito, pero ang possible po dito na ang gusto kasi ng Sintrina po, ito po ay either mall or di po kaya supermarket po ang ilalagay dyan. So for lease po iyan, hindi po siya for sale po. So depende na po yan kung sino po yung magli-lease sa ano po, sa mismong commercial block na to. Magandang magandang Sintrina morning po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa Sintrina Alaminos po, no? Along the highway po yung project na to. As you can see, nandito tayo sa highway.